Isang linggo bagong undas, may mga bumabiyahe na pa-probinsya para makaiwas sa dagsa ng tao sa weekend. Live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, may unang balita si Nico Wahe. Nico, kamusta sitwasyon dyan? Igan, magandang umaga. Ito, napakarami ng tao dito sa PITX. Marami dito ay mga umuuwi na sa kanilang mga probinsya. Marami sa kanila ay hindi na hinintay na mag-weekend at talaga umuwi na sa probinsya dahil mahirap na raw, baka maipit pa ng dagsa ng mga pasahero. Kagabi pa lang, may ilang mga kababayan na tayo nagsimula na mag-uwian sa kanilang mga probinsya para sa undas. Ang magkasintahang Tin at Kenneth na padayat Camarines Norte, nadala na raw sa dami ng pasahero noong mga nakaraang taon nilang pag-uwi. Kaya inunahan na raw nilang siksikan ng mga pasahero sa weekend. Para pwede po dumagsa para pag-uwi, kasi especially po yung ticket ngayon nagkakaubasan po. Maaga po kaming bumiyahe para hindi po magsiksikan or crowded po. Si Macario, 2017 pa raw nang umuwi sa Nabua, Camarines Sur. Inagahan na rin ang pag-uwi ngayon. May mahaba yung pila eh. Marami tao eh. Ayaw ko makipagsiksikan eh. Si Jocelyn naman, sasagarin na raw ang bakasyon niya sa Baho, Camarines Sur hanggang Enero kung kailan siya ulit magbabalik trabaho. Para hindi mabala sa biyahe, kasi ilang araw na lang, undas na diga. Nung nakaraan, siksikan. Halos yung iba wala naman sakyan. Kanina madaling araw, may mga ilan-ilan na rin naghihintay ng bus pa probinsya, gaya ni Michelle na uuwi ng Davao. Inagahan na rin niya dahil noong nakaraang taon, dalawang araw daw siya naghintay bago nakabiyahe. Lalo pa ngayon may baby siyang kasama sa pag-uwi. Mahirap po eh kasi dati maraming tao, siksikan. Kaya ngayon maagap kaming uuwi para hindi na kami sa siksikan. Si Sandy naman galing pa sa trabaho sa Davao at pauwi na ng Naga City. Sakto raw ang tapos ng kanyang kontrata kaya agad makakauwi. Tama na yung ganito ng oras, kahit alanganin na oras pwede na magbiyahe. At least iwas siksikan. Igan, ayon sa pamunuan ng PITX ay posibleng umabot ng 150,000 ng mga pasahero ang daragsa rito pagdating ng Biyernes. Kaya naman ay ipag-ugnayan na sila sa pamunuan din ng LTFRB para masigurong ligtas at sapat ang mga bus na bibiyahe pagdating ng Biyernes. Live mula rito sa Parañaque City, ako si Nico Wahe. Buong puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.